Mabilis na pumasok sa loob ng banyo si Marian dahil hindi na talaga niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. Gusto niyang sumigaw dahil sa sakit ng kanyang dibdib. Para itong sasabog anumang oras at hindi na niya ito kayang pigilan pa. Kinabukasan ay naabutan niya nagbe-breakfast na sina Eric at Bianca. Hindi pinansin ni Marian ang dalawa dahil lalabas siya ngayon upang hindi niya makita ang dalawang taong nagbibigay sa kanya ng sakit sa puso. Baka hindi rin siya makapagpigil at masampal niya si Eric. Marian, saan ka pupunta? Malakas na boses ni Eric ang nagpatigil sa kanya sa may main door. Magsisimba lang po ako, kuya. Sige na po't malilate na ako. Sagot ni Marian ngunit hindi malaki ito lumingon kay Eric. Hiyo kasing makita ni Marian ang dalawa dahil lalo lang siyang naiinis. Kuya Larry, patid po sa simbahan. Utos ni Marian sa driver ni Eric. Agad naman na kumilos ang lalaki dahil trabaho din niyang bantayan si Marian sa lahat ng sandali. Bigla din sumakay sa harapan ng kotse si Anna at nagulat pa si Marian dahil sa bilang pagpasok nito sa kotse. Darling, hiyaan mo na siya. Mukhang may pagkamaldita din yung kinakapatid mo. Nakikita na nga lang dito pero hindi pa marunong magpaalam sa'yo. Wika ni Bianca kay Eric. Malumanay din ang boss niya na tila naawa siya kay Eric. Hindi maldita si Marian. Kumain ka na lang at huwag kaming dalawang pansinin mo. Pamilya ko siya. Kaya hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan tungkol kay Marian sa harapan ko. Seryosong sabi ni Eric sa kasamang babae. Eh, totoo naman ang sinasabi ko. Sinasabi ko lang kung anong nakikita ko. Bastos ang kinakapatid mo, yun ang totoo. Hindi siya dapat na nandito sa bahay na to dahil hindi na babagay sa kanya ang tumira dito. Sagot ni Bianca. Tila natutuwa din siya na magsalita ng hindi maganda para kay Marian. Bigla naman na nainis si Eric at pinalo niya ng malakas ang lamesa na siyang ikinagulat ni Bianca. Kung laging ganyan ang sinasabi mo kay Marian, mas mabuti pa sigurong sa hotel ka nalang tubuloy. Padabog na wika ni Eric, saka kinuha ang table napkin at pinunasan ang bibig, saka niya itinapon sa ibabaw ng lamesa at biglang tumayo. Eric, darling! Wait! Nag-aalalang hinabol ni Bianca sa Eric. Patakbo din siyang sumunod sa lalaki dahil napakabilis nitong nakarating sa main door. Mike, tawagan mo ibang tao natin. May lakad tayo. Utos ni Eric sa kanyang kanang kamay. Areglado, boss. Sagot ni Mike. Kinuha din niya ang kanyang baril na katago sa ilalim ng lamesa sa kanyang pwesto. Eric! Eric! Narinig pa ni Eric na tawag sa kanya ni Bianca ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at isinandal ang kanyang likod. Hinilit din niya ang kanyang ulo habang nakapikit ang kanyang mata. Bigla ding sumakit ang kanyang ulo dahil sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Agad naman na pinaandar ng kanyang driver ang kotse at binaybay ang daan palabas ng subdivision. Nakasunod naman ang iba pa niyang tauhan sa kanya na tila laging merong motorcade kapag lumabas na sila. Napakarami kasing kotse na nakasunod sa kanya kaya aaklain talaga ng mga tao na may motorcade ng mga itim na kotse. Mike, ilan ang bodyguard ni Marian na sumusunod sa kanya kanina? Tanong ni Eric sa kanyang kanang kamay na nasa harapan ng kotse. Nakaupo ito sa tabi ng driver upang mabantayan siya nitong mabuti. Siyam silang lahat, boss. Kasama sina Anna at Larry. Agad naman nasagot ng lalaki. Lumingon pa siya sa kinaupuan ni Eric upang makita niya ang kanyang amo. Sabihan mo sila na huwag sila magpapahalata kay Marian. Baka matakot siya at takasan sila. Bilin din niya sa lalaki. Nag-aalala kasi siya na baka biglang tumakas si Marian sa kanyang mga tauhan at mawala ito sa kanilang paningin. Copy that, boss. Sagot nito saka nagtipas sa kanyang cellphone ang lalaki. Nagpadala lang siya ng mensahe sa leader ng mga tauhan na nakabantay kay Marian. Boss, anong plano mo kay Miss Quintos? Tanong din ang lalaki kay Eric. Sa ngayon ay makiayon na muna tayo sa larong gusto niya. Mas maganda na nasa villa siya upang makakilos tayo na mabuti. Sagot ni Eric. Tumango na lang ang lalaki bilang sagot. Alam din nito na nakaplano na ang lahat at iniintay na lamang nilang kumilos ang kanilang mga kalaban. Malakas na buntong hininga ni Bianca habang nanggigigil sa galit. Nakatayo siya sa labas ng villa at naiwan na mag-isa. Ang buong akala niya kanina ay isasama siya ni Eric sa kanyang pupuntahan ngunit dahil sa pagtatanggol nito kay Marian ay umalis na mag-isa sa Eric at naiwan siya. Ma'am, may problema po ba?
Napalingon sa Bianca dahil sa nagsalita sa kanyang likuran. Tiningnan din niya ang babae, ngunit bigla din siyang napasimangot dahil sa kapal ng kilay nito at magulo din ang buhok. Huwag kang lalapit-lapit sa akin! Naalibad pa rin ako sa pagbumukha mo! Pangit! Sagaw ni Bianca sa babae. Nagpapadyak pa itong pumasok sa loob ng villa at pumasok sa living room at doon umupo sa malaking sofa. Itinaas pa niya ang kanyang dalawang paa na may suot na sapatos sa napakaputing upuan. Bigla din siyang napaayos ng upo dahil sa kanyang naalala. Kaya mabilo siyang tumayo at umakyat sa itaas. Palingali nga din siya na tila nanunubok. Habang papalapit siya sa pinto ng kwarto ni Eric, agad niyang pinihit ang doorknob ngunit hindi naman ito mabuksan. Ilang beses pa niyang pinihit ang doorknob pero ayaw talagang gumalaw nito. Inis na sinipa ni Bianca ang pinto. Kaya lumikha ito ng malakas na tunog sa loob ng kabahayan. Mabilis naman siyang tumakbo at nagtungo sa kanyang kwarto. Dahil alam niyang hahanapin ng mga kasambahay ang pinanggalingan ng malakas na tunog. Aling Marie, mukhang may nabasag sa itaas. Sandali lang po at titingnan ko. Wika ni Ate Lydia. Patakbo din siyang pumasok sa loob ng bahay at tiningnan ang pinanggalingan ng malakas na tunog. Lynn, narinig mo ba yung malakas na tunog kanina? Parang dito sa loob yun ang galing. Puno ng pagtatakang tanong ni Ate Lydia. Sa taas yun, Ate Lydia. Mukhang may galit sa pinto yung bisita na mukhang bakla ni Young Master. Natatawang sagot ni Lynn. Galit sa pinto? Bakit galit sa pinto? Inaano ba siya ng pinto? Tanong naman ni Ate Lydia. Huwag mo nang alamin, Ate Lydia. Baka mas stress ka lang sa baklang iyon. Sagot ni Lynn sa kanalampasan sa Ate Lydia. Galit sa pinto? Mukhang bakla? Ano yun? Tanong ni Ate Lydia sa kanyang sarili. Kinamot din niya ang kanyang ulo dahil sa gulo ng kanyang mga narinig. Matapos magsimba ni Marian at Anna ay naglakad-lakad muna sila sa paligid ng simbahan. Napakarami ding mga nagtitinda sa paligid kaya nagtingin-tingin muna si Marian ng mga paninda. Napakatagal na din kasi nang uli siyang nagawi sa lugar na iyon. Kaya ngayon ay susulitin niya ang araw upang mamasyal. Nakasunod lang sa kanya si Anna at nagmamasid sa kanilang paligid. Nagkalat din ang ibang mga tauhan ni Eric sa paligid ng simbahan at nagpapanggap na namamasyal din sa lugar. Hiwa-hiwalay din silang lahat upang hindi sila mahalata ni Marian. Si Anna lang ang nakakaalam kung sino-sino ang mga kasama niyang bodyguard. Kuya, pabili po nito. Wika ni Marian sabay turo sa nakasabit na rosary. Dalawa po at isa pa po nito. Dagdag pa niya sabay kuha sa porcelas na gawa sa kahoy. Agad din niyang binayaran ang mga pinamili niya. Anna, sa'yo na itang isang rosary. Alam kong kailangan mo yan. Sabi ni Marian sa kanya ibinigay ang rosary kay Anna. Salamat, ma'am. Nakangiting tinanggap ni Anna ang rosary na bigay sa kanya ni Marian at inilagay din niya ito sa kanyang bulsa. Saka ngumiti kay Marian. Ma'am, bumalik na po tayo sa kotse. Wika niya kay Marian. Nag-aalala kasi siya na baka may nakasunod na sa kanila na kalaban at doon pa sa mataong lugar sila maglabasan. Sigurado siyang maraming inosenteng tao ang madadamay kapag doon nagkabarilan. Ana, ayoko pong umuwi. Ayoko makita si Eric at yung kasama niya aswang. Wika ni Marian. Malamlam din ang kanyang mga mata na tumingin kay Ana. Hayaan mo lang yung aswang, ma'am. Magtiwala ka kay boss. Ikaw mahal niya. Sagot ni Ana. Hinawakan din niya sa kamay si Marian at tinila na itong paalis sa maraming tao. Tahimik na nakaupo si Marian sa loob ng kotse habang pabalik na sila sa Villa Albert. Ang Villa Albert ay dating pag-aari ng mga magulang ni Natasha Albert Del Rio, ang kinikilalang ina ni Eric Del Rio. Biglang tumigil ang kanilang kotse dahil sa mga nakaharang na mga sasakyan sa unahan. It's a trap! Malakas na sambit ni Anna. Mom, imuko ka lang at huwag matakot. Parating na mga tauhan ni boss. Wika ni Anna. Naglabas na din siya ng baril at agad na ikinasa. Ano nangyayari? Naiyak na tanong ni Marian at napakalakas din ang kanyang kabadal sa mga sinabi ni Anna. Mom, kumapit ka mabuti para hindi ka masaktan. Sabi naman ni Larry habang hawak niya ng mahigpit ang manibala ng kotse. Nasa meeting naman si Eric nang pumasok si Mike sa loob ng conference room at may ibinigay itong note. Agad naman na binasa ni Eric ang nakasulat sa note. Bigla din siyang napatayo dahil sa kanyang nabasa. Mr. Del Rio, bakit ka tumayo? Hindi pa tayo nagsisimula. Tanong ng isang kamiting ni Eric.
Si Felix na lang bahalang kumausap sa inyo. Mr. Desus, may kailangan lang ako ayusin. Sagot ni Eric sa kamabilis na naglakad palabas ng conference room. Let's go! Sabi niya sa kanyang mga tauhan na naghihintay sa kanya sa labas ng conference room. Manilaki ang kanilang mga hakbang na lumabas sa building. Saktong paglabas nila sa main entrance ng building ay tumigil naman ang mga itim na kotse na pag-aari ni Eric. Sa pinakauna sumakay si Eric at Mike. Sa mga nasa likod naman sumakay ang kanyang mga tauhan. Mabilis din na humarurot paalis sa mga sasakyan at tanging mga usok na lamang ng kanilang mga tambutso ang naiwan sa harapan ng building ng Albert's Group of Companies. Marami ba sila? Tanong ni Eric kay Mike. Oo, boss. Kailangan makarating tayo doon bago maubos ang mga tao natin. Sagot ni Mike. Mukhang si Mama gusto nilang unahin, boss. Pero paano nalaman ng mga kalaban mo ang tungkol sa kanya? Tanong pa nito. Hindi ko pa sigurado. Kung tama ang hinala ko, pero huwag na huwag magkakamali ang espiya nila dahil ako mismo magwawala sa kanila dito sa mundo. Tugon ni Eric. Kuyom din ang kanyang kamao dahil sa galit. Bilisan mo pa! Baka natatakot na si Marian doon. Utos ni Eric sa kanyang driver. Oras na may mangyaring masama sa kanya, humanda silang lahat dahil uubusin ko ang kahuli-hulihang lahi nila. Pagbabanta ni Eric habang mahigpit na nakahawak sa kanyang baril. Nangangati na rin ang kanyang mga palad na durugin ang mga taong nagtangkang saktan sa Marian. Kasalukuyang nagkakabarilan sa lugar kung saan tinambangan ang sakyan na gamit ni Marian. Nakayuko lang siya sa loob ng kotse habang nakatakip siya sa kanyang tenga. Kahit gaano pa niya ito takpan ay naririnig pa rin niya ang lakas ng mga putukan sa paligid. Takot na takot din siya dahil sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pangyayari. Mama! Papa! Umiiyak na tinatawag ni Marian ang kanyang mga magulang. Natatakot din siya dahil sa isip niya ay hindi na niya muling makikita pang muli ang kanyang mga magulang at kapatid. Lalo pang nanginig sa takot si Marian dahil sa mga naririnig niyang pagsabog sa paligid. Nanginginig siyang sumiksik sa pinakailalim ng upuan upang hindi siya mahagip ng bala. Sunod-sunod na sumabog ang mga sasakyan na nakaharang sa gitna ng daan. Pati ang mga taong nakakubli sa likod ng mga ito ay nagsitilapon dahil sa biglang pagsabog ng mga ito. Hindi na rin sila lumalaban ngayon dahil nagkanya-kanya na sila ng tago sa mga kasukalan sa paligid. Hanapin niyo ang mga nakatakas! Kailangan mapaamin natin sila kung sino ang nagpadala sa kanila dito. Utos ni Eric sa kanyang mga tauhan. Lumabas na rin siya ng kotse upang puntahan si Marian. Tododasal naman si Marian habang hawak ang rosary na binili niya. Paulit-ulit na nananalangin siya habang mahigpit na hawak ang kanyang rosary. Hanggang sa may biglang nabukas sa pinto ng kotse at hinila siyang palabas ng napakalaking kamay na humawak sa kanyang katawan. Malakas na napasigaw si Marian habang mariing nakapikit ang kanyang mga mata. Shh! Honey, it's me! It's me! Wika ni Eric habang yakap niya si Marian. Nanginginig din sa takot ang katawan ng dalaga dahil ang buong akala niya ay nakuha na siya ng mga masasamang loob. Eric! Sambit ni Marian at bigla niyang niyakap si Eric ng mahigpit. Kala ko ba ang gay nang kumuha sa akin? Humihikbi na wika ni Marian habang mahigpit siyang nakayakap kay Eric. I won't let that happen, honey. Sagot ni Eric habang ang kanyang panga ay nag-iigting ng dahil sa matinding galit. Tara na sa kotse ko. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Baka may dumating pa sila mga kasama. Wika niya sa kanya hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Marian. Halos patakbo pa silang nagtungo sa sasakyan ni Eric. Agad naman na silang pinagbuksan ng driver. Unang pinapasok ni Eric si Marian sa loob ng kotse. Sa kanya ito isinara. Kinausap din niya ang kanyang ibang tauhan bago siya pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Okay na bang pakiramdam mo? Malumanay na tanong niya kay Marian. Nanginginig pa rin ang katawan ng dalaga dahil sa takot kaya hinila niya ito sa kanyang tabi at niyakap ng mahigpit. Hinalikan din ni Eric ang ulo ni Marian ng ilang beses hanggang sa iangat niya ang mukha ng dalaga at hinalikan naman niya ito sa labi. Patagal ang ginawang paghalik ni Eric sa labi ni Marian. Miss na niya ang dalaga kaya hindi na niya napigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Halos hindi na rin siya huminga dahil sa pagkasabik niya na mahalikan si Marian.
Napaigpit din ang kanyang pagkakayakap sa maliit na katawan ni Marian. Kulang na lang ay ipasok niya sa kanyang katawan ang kabuuan ni Marian. Muli namang napaiyak si Marian dahil sa pinaghalong takot at saya. Takot dahil sa mga nasaksihan niyang pangyayari at saya dahil iniligtas siya ni Eric sa Jack na kapahamakan. Iniuwi muna ni Eric si Marian para makapagpahinga na ito sa kanyang kwarto. Sinamahan din niya ang dalaga hanggang sa loob ng kwarto nito at pinapahinga. Pinainom din niya ng tubig ang dalaga bago ito tuluyang nakatulog. Nang masiguro ni Eric na tulog na si Marian ay saka pa lang siya lumabas ng kwarto nito. Inilock din niya ang pinto upang makasiguro siyang walang papasok na iba sa kwarto ng dalaga maliban sa kanya. Kailangan niyang siguruhin na ligtas ito sa lahat ng oras. Bumaba si Eric at nagtungo siya sa kanyang library upang magtrabaho. Napakarami pa niyang mga papeles na kailangan pirmahin ngunit hindi niya nagagawa dahil sa mga sunod-sunod na problema. Hindi pa nagiinit ang puwet ni Eric, sa kanyang upuan ay tumawag naman ang isa niyang tauhan kaya nagmamadali na naman siya lumabas ng kanyang library upang puntahan ito sa lugar na sinabi niya sa tawag. Ibinilin din niya si Marian kay Yaya Maring at Lynn. At ang dalawa lamang ang pwede niyang pagkatiwalaan sa ngayon para sa kaligtasan ni Marian. Kasama ang mga tauhan ay umalis ng villa si Eric. May mga iilan naman siyang iniwan sa villa upang may magbantay kay Marian. Oras na magkagipitan. Sa isang abandonadong building pumunta si na Eric. Nasa labas din ng building ang iba pa niyang tauhan at nagbabantay sa paligid. Magandang hapon, boss. Pagbati ng mga tauhan ni Eric sa kanya. Walang babakas na emosyon sa mukha ni Eric habang binabagtas niya ang pasilyo ng lumang building. Patungo siya sa isang kwarto sa loob ko saan nakakulong ang mga nahuli ng kanyang mga tauhan. Boss, nandito sila. Wika ni Anna. Agad niyang sinalubong sa Eric nang malaman niyang dumating na ito. Ilan sila? Malamig ang boss na tanong ni Eric. Walo sila, boss. Yung tatlo, nanlaban kaya hinatid ko na sa hantungan nila. Sagot ni Anna. Very good, Vanessa. Maasahan ka talaga. Tumatangong wika ni Eric sa babae. Ginagawa ko lang trabaho ko, boss. Wika pa ni Anna o Vanessa Ramos, ang kilalang international model ng Natasha's Collection. Isa sa Vanessa sa mga inilagaan sa foundation ni Natasha Albert at pinasikat upang maging model ng kanyang clothing line. Magkasama sila ni Lynn o Manilyn Hernandez na may malaking utang na loob kay Natasha Albert Del Rio. Kaya ngayon ay ginawa din nila ang lahat ng paraan upang protektahan ang nag-iisang tagapagmana ni Natasha Albert. Pagpasok ni Eric sa loob ng kwarto ay nagtanggal muna siya ng kanyang mga kasuotan. Nagsuot siya ng overall black at mayroon pa siyang bota at gloves. Naglagay din siya ng bonnet at tanging mata lamang niya ang nakalabas. May isinapaw po siya sa kanyang damit na kapote na tila papunta siya sa ilalim ng ulan. Bago lumabas si Eric sa kwarto na kanyang binihisan ay dinampot din niyang isang bot. Muling lumabas si Eric at nagtungo naman siya sa isa pang kwarto na kinalalagyan ng mga lalaking nahuli ng kanyang mga tauhan. Nagsitabi pa ang kanyang mga tauhan dahil nakita siyang papasok na. Malalaki ang hakbang ni Eric na nilapitan ng mga lalaki na nakatali ang mga kamay sa kadena na nakalagay sa kisame. Pati mga paa ng mga lalaki ay nakatali din nga sa bakal na nakalagay sa sahig. Isa-isang pinalo ni Eric ang mga katawan ng mga lalaki. Malalakas na sigaw at daing naman ang maririnig mula sa kanila dahil sa sakit ng ginagawang paghampas ni Eric sa kanilang mga katawan. Sino nag-utos sa inyo na tambangan ng kotse na sinasakyan ng kinakapatid ni Del Rio? Tanong ni Eric sa mga lalaki gamit ang pinatagas niyang boses. Muling pinagahampas ni Eric ang mga ito dahil wala man lang siyang naririnig na nagsalita sa kanila. Uulitin ko! Sino nag-utos sa inyo? Muling niyang tanong, sabay hampas sa isang lalaki. Hindi na nakapagpigil si Eric dahil sa bagal magsalita ng mga ito. Dumaing lang sila nang dumaing sa sakit ngunit wala talagang gustong magsalita kaya kinuha ni Eric ang isang patalim sa ibabaw ng lamesa. Magsasalita ka ba o papatay na lang kita? Inis na tanong ni Eric. Hindi ko kilala! Sigaw na lalaki habang umiiyak. Wala kang kwenta!
Inis na pinalo ito ni Eric sa ulo at lumapit naman siya sa isa pa. Ngunit iisa ang sinasabi nila na hindi nila kilala ang taong nag-utos sa kanila. Sa galit ni Eric ay pinagbabaril na lang niya ang mga ito. May apat na naiwan kaya sila naman ang binalingan. Ikaw, anong alam mo? Tanong niya sa isa ngunit umiling lang ito sa kanya. Muling binaril ito ni Eric sa magkabila niyang tuhod kaya napasigaw sa sakit ang lalaki. Muling bumalik sa may lamesa sa Eric at pumili ng kanyang gagamitin na armas. Boss, maawa ka. Si Mr. Desus ay nag-utos sa amin na kidnapin ang babaeng kinahumalingan ni Del Rio. Boss, maawa ka sa akin. Wika ng lalaki. Nagbakaawa din siya para sa kanyang buhay. Biglang napamura si Eric dahil hindi niya akalain ang vice president ng kanyang company ang utak ng lahat ng kaguluhan sa kanyang buhay. Kayo nang bahala sa mga yan. Bili ni Eric saka nagmamadaling lumabas mula sa loob ng kwarto. Kailangan niyang puntahan si Mr. Desus sa kanyang company upang igawad ang parusa na nararapat dito. Tayo na! May malaking isda tayong huhulihin. Wika ni Eric sa kanyang mga tauhan. Sunod-sunod din silang lumabas sa building at sumakay sa kotse. Muling bumalik si Eric sa building ng Albert's Group of Companies upang balikan si Mr. Desus sa loob. Kailangan siya mismo ang maningil sa matandang traidor sa kanya. Sa conference room sila pumunta at doon niya nakita ang matandang lalaki. Napakasarapan ang pagkakaupo nito sa upuan ni Eric at hinahaplos-haplos pa niya ang armrest ng upuan habang umiinom ng alak. Mr. Desus, mukhang ina-enjoy mo naman yata masyadong pag-upo sa upuan ko. Hindi mo ba alam na sinumang tao ng mga has na umupo sa upuan ko ay nawawala na buhay? Biglang napatayo ang matanda dahil sa gulat. Nabitawan din niya ang hawak niyang baso dahil sa takot niya sa boses ng nagsalita mula sa kanyang likuran. Bakit parang nakakita ka ng multo, Mr. Desus? Natatakot ka ba na multuhin kita? Pauyam na tanong ni Eric. Nakalukip-kip siyang nakatayo sa may gitna habang ang kanyang mga tauhan naman ay nakatutok ang kanilang mga baril sa kanaroroonan ni Mr. Desus. Mr. Del Rio, anong ibig sabihin nito? Puno ng takot na tanong niya kay Eric. Alam mo, Mr. Desus, ang tanga mo. Umiiling na wika ni Eric. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi ka pa umalis kanina at nagtago. Alam mo, patak ka na ng company na ito. Kaya pasensyahan na lang tayo dahil hindi ako marunong maawa sa mga traidor. Wala akong ginagawang masama. Kabadong sagot ni Mr. Desus. Really, Mr. Desus? Pauyam na tanong ni Eric habang may naglalarong ngiti sa kanyang labi. Bakit ka gulat na makita ko ngayon kung wala kang kasalanan sa akin? Dagdag pa niya at binigyang diin ang salitang kasalanan. Dahan-dahan naman na humakbang ang mga tauhan ni Eric palapit sa lalaki. Nakatutok din ang kanilang mga baril kay Mr. Desus. Wag! Huwag kayong lalapit! Nahihintakutang sumigaw ang matanda dahil bigla na lang siyang hinawakan ng kanang kamay ni Eric na mas malaki pa kaysa kay Eric. Malaking tao na kung titingnan si Eric ngunit ang kanyang kanang kamay ay malayong malaki pa ito sa kanya. Maliban sa tangkad ng lalaki ay napakalaki din ang kanyang katawan na sobrang mabato. At sa liit ng height ni Mr. Desus ay nagmistula na lang itong bata sa tabi ni Mike. Hinawakan ni Mike ang kwelyo ng tuxedo ni Mr. Desus at ibinitin niya ito sa ere. Parang wala lang na binuhat niya sa isa niyang kamay ang matanda na nagpapapalag. Ngunit hindi naman makaalis sa mga kamay ni Mike. Mr. Del Rio! Eric! Patawarin mo ako! Pinagsisisihan ko na lahat! Pagmamakaawa ng matanda habang nakabitin siya sa ere. Kala mo batang itinaas lang ito ni Mike dahil sa liit niya. Dahan-dahan na lumapit si Eric at tumayo siya sa harapan ng matanda. Habang ang dalawang kamao niya ay nakakuyom ng mahigpit. Naglalagaw-tukan na rin ang kanyang mga buto sa kamay dahil sa matinding pagpapatigas niya ng kanyang mga braso at kamay. Halatang anumang sandali ay handa na siyang mambasag ng mukha ng tao. Pati ang kanyang panga ay hindi na tumigil sa pag-igting dahil sa galit niya sa taong nasa harapan niya.
Ang taong ito ang dahilan ng muntik ng pagkapahamak ng babaeng iniingatan niya at pinoprotektahan. Nagka-trauma na rin ang dahil sa kagagawa ng matanda na nasa kanyang harapan. Parang kasap mata lang na dumapo ang kamao ni Eric sa mukha ng matanda. Biglang dumaloy ang masaga ng dugo sa ilong at bibig ni Mr. De Jesus. Ngunit si Eric ay hindi man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Mabilis naman na nilatagan ng plastic na ibang tauhan ni Eric ang carpeted na sahig ng conference room. Umaagos na kasi ang dugo mula sa ilong at bibig ng matanda, kaya maagap nilang nilagyan ito ng sapin. Naihi na rin sa salawal ang matanda dahil sa pinagsamang takot at sakit na kanyang nararamdaman. Kayo nang bahala sa kanya. Siguraduhin niyong walang makakaalam ng kinahantungan ng tao yan. Utos ni Eric sa mga tauhan. Yes, boss. Agad naman nasagot ng mga ito at mabilis na dinala ang matanda at isinakay sa private elevator. Boss, anong susunod dating gagawin? Tanong naman ni Mike kay Eric. Kunin mo lahat ang pera at ari-arian ni De Jesus kasama ng mga shares niya sa company. Wala kang ititira na kahit ni 5. Mariing sagot niya sa kanyang kanang kamay. Masusunod, boss. Sagot ni Mike at mabilis na pumunta sa opisina ni Mr. De Jesus upang doon simulan ang kanyang trabaho. Gabi na nagising si Marian. Kumakalam na rin ang kanyang tiyan dahil wala pa siyang kain magmula tanghali. Ang huling kain niya ay sa simbahan kaninang umaga. Kumain sila ni Ana ng street foods na tinda ng mga street vendors. Umangon si Marian at nagtungo siya sa kanyang banyo upang maglinis muna ng kanyang katawan. Hindi na rin siya nagbihis kaninang iniuwi siya ni Eric dahil sa kanyang takot. Pinahiga na lang siya ng lalaki sa kama at pinatulog bago iwan. Napaisip din si Marian kung nasaan na kaya si Eric. Gusto pa sana niyang makausap ang lalaki ngunit hindi naman niya alam kung nasaan ito. Agad na naligo si Marian at nagbihis ng kanyang pambahay. Hindi muna siya nagsuot ng kanyang nighties dahil kagigising lang niya at alam din niyang hindi siya makakatulog kaagad ngayong gabi. Paglabas ni Marian sa kanyang kwarto ay may nakita siyang pagkain na kalagay sa kanyang table. Agad din siya lumapit dito dahil talagang gutom na siya at nagwawala na rin ang kanyang mga alaga sa tiyan. Natuwa pa siya dahil sinigang nasugpo ang kanyang ulam. Inamoy pa ni Marian ang usok na nagbumula sa sabaw ng sinigang. Ang bango? Bulalas pa niya. Agad na naglagay ng ulam si Marian sa kanyang plato na meron ng kanin. Agad din siyang sumubo dahil gutom na talaga siya. Nakailang subo na din siya nang muling bumukas ang kanyang pinto. Good evening, ma'am. Ipinabibigay po sa inyo ni boss. Wika ni Ana. Sa kanya inilagay ang dala niyang paper bag sa harapan ni Marian. Thank you, Ana. Pasasalamat niya sa babae. You're welcome, ma'am. Bilang pala ni boss na kung may gusto kang kainin ay itawag mo lang daw sa akin. Lagi mo rin daw ilock ang pinto ng kwarto mo at huwag bubuksan kahit na may kumatok pa dito. May sarili kaming susi para makapasok kami dito sa loob, ma'am. Kaya hindi mo kailangan pagbuksan ng taong kakatok. Bili ni Ana na siyang ikinakaba, lalo ni Marian. Bakit, Ana? May kalaban din ba si Eric na nandito sa loob ng villa? Kabadong tanong ni Marian. Hindi ko po masasagot yung tanong mo, ma'am. Dahil ako man ay walang alam. Pinag-iingat lamang kayo ni boss. Sagot sa kanya ni Ana. Salamat, Ana. Sige na, pwede mo na akong iwan. Tatawagan na lang kita kung may gusto akong kainin o kaya may gusto akong gawin o kung gusto kong lumabas. Wika ni Marian sa babae. Sige po, ma'am. Nasa baba lang po ako lagi. Tugon ni Ana bago siya umalis. Kahit kinakabahan si Marian ay binaliwala na lamang niya dahil alam niyang safe siya sa loob ng villa at hindi rin siya pababayaan ni Eric. Kinabukasan ay bumaba na rin si Marian sa dining room upang doon kumain. Hindi na rin siya kinakabahan dahil naipahinga na niya ang kanyang katawan kahapon hanggang kagabi. Agad naman siyang binati ng mga kasambahay kasama ni Ana at Lynn. Agad din siyang ipinaghanda ng kanyang breakfast at binigyan pa siya ng brewed coffee ni Lynn. Salamat, Lynn. Alam mo bang mahilig talaga ako sa brewed coffee? Pasasalamat ni Marian. Walang anuman, ma'am. Trabaho ko po ang pagsilbihan ka. Sagot naman ni Lina, may kasama pang matamis na ngiti. Tahimik na kumain ang agahan si Marian, habang nakatayo naman sa hindi kalayuan si Ana at Lynn. Tahimik lang silang nagbabantay at nagmamasid sa paligid.
Pababa naman si Bianca sa hagdan para itong isang reyna na dahan-dahan pa ang bawat paglapat ng kanyang mataas na sapatos sa baitang ng hagdan. Nakadamit din ito na maikling fitted dress na hanggang kalahati lang ng kanyang hita ang haba. Napakalaki din ang awang sa harapan ng kanyang dibdib dahil sa V-shaped na style ng suot nitong damit. Nakasuot din siya ng mga alahas na puro mga makakapal na tila. Dadalo siya sa isang auction event. Kumakain na palang isang sampid. Biglang napalingon si Marian dahil sa malakas na boses ni Bianca. Naningkit din ang kanyang mata dahil sa narinig niyang sinabi ng babae. Kahit hindi nito pinangalanan ang tinutukoy nitong sampid, ngunit alam ni Marian na siya ang pinaparinggan ng babae. Hoy, ikaw babae, ipaganda mo nga ako ng breakfast ko at gusto ko sa lanay mo dalhin dahil ayoko makasamang kumain ng isang hampas lupa na nagbubuhay rin na dito sa bahay ng fiancé ko. Utos ni Bianca kay Anna. Ito kasi ang nakaharap sa kanyang direksyon kaya siya ang inutusan nito. Lynn, may narinig ka bang nagsalita? Agad naman natanong ni Marian sa babae. Wala mo, Marian? Bakit, meron po ba? Sagot naman ni Lynn. Ah, wala. Baka guni-guni ko lang. Sagot naman ni Marian sa kaipinagpatuloy ang pagkain. Diba? Inuutusan kita ipaganda mo ako ng breakfast ko. Mubita! Nagagalaitin ang sigaw ni Bianca. Ana, kunin mo nga yung bygone at mag-spray ka dito sa loob ng kusina. May lamok akong naririnig. Wika na naman ni Marian. Sa kanya inubos ang kanyang kape at tumayo sa kanyang kinauupan. Masusunod po, ma'am. Masaglang sagot ni Ana at binuksan din niya ang cabinet kung saan nakalagay ang bygone. Agad siyang nag-spray sa kung saan-saan sa loob ng dining room kaya nangamoy bygone ang buong paligid. Halika na sa lanay, ma'am Marian. Doon ka na muna maupo para makasagap ka ng sariwang hangin. Wika naman ni Lynn habang inaalalayan si Marian na maglakad patungo sa pinto palabas ng lanay. Inis naman na bumalik sa kwarto niya si Bianca dahil hindi siya pinakinggan ng mga katulong sa villa. Mas nakikinig pa ang mga ito kay Marian kaysa sa kanya na mapapangasawa ni Eric. Isang plano ang kanyang naisip na kanya din ikinangiti ng matamis. Habang iniikot-ikot niya ang kanyang isang daliri sa kanyang buhok na tumikwas sa may harapan. Tahimik na nakaupo si Marian sa lanay nang biglang may tumabon sa kanyang mukha na mga damit. Nagtataka niyang tinignan ang mga ito kung saan ito galing at nakita niyang nakatayo si Bianca sa kanyang harapan habang nakahalukip-kip pa ang babae. Napakasama din ang tingin nito sa kanya na tila gusto siyang sunugin sa kanyang paningin at maging abo. Labahan mo ang mga yan. Hindi yung nakaupo ka dito na parang ikaw may-ari ng bahay. Ang kapal naman na mukha mo, magbuhay rin na dito. Hindi ka naman Del Rio. Subukan mong hindi sumunod sa akin at kakalad ka rin kitang palabas ng gate. Pasigaw na tura ni Bianca kay Marian. Nasa mukha din ang babae ang galit na totoong nararamdaman niya kay Marian. Walang imik naman na pinulot ni Marian ang mga damit. Saka siya tumayo sa kanyang kinaupan. Isa-isa din niyang pinulot ang mga damit na nalaglag sa sahig at walang imik na naglakay papasok ng bahay. Gamitin mo ang mga kamay mo sa paglalaba. Nang mga iyan, ingatan mong huwag masira mga damit ko dahil kulang pa ang halaga ng buhay mo sa halaga ng bawat isa sa mga damit na iyan. Pahabol pa ni Bianca kay Marian. Nanlilisik din ang kanyang mga mata na tumingin sa papalayong dalaga. Ma'am, akin ang mga damit na iyan at ako na po maglalaba. Wika ni Anna sa kanya tinangkang kunin ang mga damit sa kamay ni Marian.